Welcome back to my channel. So for today's vlog, tuturuan ko naman kayo kung paano magpaligo ng newborn. Sobrang daming new mommies na natatakot, kinakabahan kung paano ba magpapaligo ng sobrang liit at sobrang fragile na baby. At dumaan din ako dyan. Marami kong sinearch na mga videos kung paano magpaligo. Tapos sa ospital kasi, on the first day na paglabas ni baby, the next day, yung nurse ang magtuturo sa inyo kung paano magpaligo. And then nakatingin din ako kung paano magpaligo yung mga kamag-anak ko, yung relatives ko, specifically yung pinsan ko, tinuruan niya ako. Pero out of all those na tinuro nila sa akin, ito yung tinuro sa akin ng mother-in-law ko na dito ako pinakanadalian at feeling ko ito din ang magandang mai-recommend at mai-share sa inyo ng mga new mommies. So, simulan na natin. So, kung makikita nyo guys, naka-prepare na dito lahat nung gagamitin natin pang paligo ni baby. So, isa-isahin ko. Dito makikita nyo, dalawang maliit na basin na may water. Tapos, yung towel ni baby, water na nakalagay sa isang maliit na container, at isa pa. So, dalawang ganyan na maliit. Yung soap ng baby ko, baby oil, cotton buds na maliliit pang baby, aceite de manzanilla, alcohol, cotton balls, at yung mga damit niya, yung booties, mittens, sando, at yung diaper. So, isi-setup ko, tapos ipapakita ko sa inyo kung paano nyo siya, saan nyo siya ipoporma. So, ito yung setup na ginawa ko. Yan. So, makikita nyo, nandito sa may edge, sa may corner, yung dalawang basin. Malapit sa kanya yung sabon. Yung mga damit, diaper, booties, mittens. Yung towel na nakalatag ng ganyan. Yung mga bulak, tubig, mga cotton buds at yung mga alcohol. So yeah. Guys, sorry kung sobrang liit nung baby na nabili ko. Pero imagine niyo na lang na ito siya, ayan yung diaper, tapos may suot siyang damit. So simulan na natin. Tapos medyo hindi niyo na makikita yung mukha ko ha. Yung pagsasalita ko na lang ang maririnig niyo at yung gagawin ko sa baby. So ako, ang unang-una kong ginagawa is kumukuha ko ng bulak na nakaroll. Tapos bubuka ko siyang ganyan, ibabalot ko sa kamay ko ng paganyan, yung isa ay nakahawak, yung pinakita ko sa inyo kaninang maliit na container, ilulublob ko siya, pipigain ko, pagkapiga ko, ito ang panlilinis ko sa bibig ni baby. Tanggalin mo na ngayon yung bulak, tapos diba, meron pang isang container. Yung isa namang container, kuha ka ulit ng bulak, lublob mo dito. Tapos, tatanggalin mo ngayon yung diaper. Pagkatanggal mo ng diaper, lilinisin mo at pupunasan mo yung puwetan muna. So, tapon na ulit. Ngayon okay na siya, huhubaran mo na si baby. Itong maruming to, itatabi mo siya dito. Ilagay mo lang dyan sa may ulanan dahil may paggagamitan ka niyan mamaya. So, eto na si baby. Ngayon, ang next kong ginagawa, itong baby oil. Lalagyan natin ng baby oil si baby. Sa dibdib. Sa bumbunan. Sa likod. At sa mga talampakan. Yan, lalagyan mo ngayon si baby para hindi siya ginawin at hindi masyadong malamig ang tubig. Ngayon, lilipat na tayo sa papaliguan ni baby. Kung mapapansin nyo pala guys, ako ay naka-apron. Ang apron na ginagamit ko ay waterproof. Kasi kung hindi pa naman ako maliligo after, habang pinapaliguan ko si baby, kailangan hindi ako mabasa. Kaya ang hanapin nyo is waterproof na apron. Tapos, ito palang mga tubig na to na inihanda ko, pareho to mineral water kasi syempre pag baby fragile pa at kumapunta sa bibig, ayaw nating magkaroon ng bacteria.
Tapos nagpakulo din ako at hinalo ko para ang tubig ay maligam-gam or lukewarm. Ngayon, para matest mo kung tama na ang init, ang paggamit para yun yung pinakamalapit sa balat ng baby is dito. So, ang pagtest ng tubig ay paganito. Kung okay na sa'yo ang temperature, ibig sabihin kaya na din yun ni baby. So, simulan na natin yung pagpaligo. Hawakan mo ng ganito si baby. Tapos, kung makikita mo dalawa, kasi ito ang unang banlaw, ito ang pangalawang banlaw. So, ako ang ginagawa ko, hawak mo si baby ganito, di ba? Unahin mo muna yung baba. Kasi ang newborn, meron pa yung puso dito na hindi pwedeng mabasa. Kasi pagka mabasa siya, mas matagal siyang gagaling. So, buhat mong ganyan si baby. Basain mo yung paa, yung mga binte, yung puwetan. Tapos, pindutin mo ang sabon. Ang may re-recommend ako sa inyo na sabon ay yung dipindot para madali kasi hindi mo na kailangang bitawan pa ulit si baby. Pipindutin mo lang. So, pagkapindot mo, sabon, 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 tapos banlaw. Ngayon, natapos na yung ibaba ni baby, ang next mo na gagawin ay yung itaas. Ito ang pinaka nahihirapan ng mga mommies. So, mula sa posisyong ito, hawakan mo si baby pa ganyan. Ilipat mo at ipo-football hold mo siya o nakaipit dito sa braso. So ipapakita ko sa inyo. Ayan ang ito ang paa ni baby. Ipitin mong ganyan. Tapos ito nakasuporta siya sa likod at ulo ni baby para mapaliguan mo na ngayon ang ulo at mga kamay. Yan. Yung dibdib konting ganyan lang. Tapos yung likod ganyan. Tapos same, sasabunan mo ulit. Buhok. Tapos tatakpan mo pala yung tenga, nakaganyan ka sa ulo. Ganyan ang hawak para mabanlawan mo siyang ganyan. Tapos after na nito, ito namang isa para siguradong tanggal lahat ng sabon. At ang paglipat mula dito, kukunin mo lang ulit si baby na ganyan. Ililipat mo dito, dahan-dahan mong islide pag ganyan ang iyong kamay para yung paa naman ang iyong mababandawan. Yan. So, pagtapos na si baby, lilipat na ulit tayo sa towel. Kaya kung makikita nyo guys, isang lamesa lang ang ginagamit ko, lahat ng gamit nandito na para hindi tayo magpalipat-lipat at hindi malamigan si baby pagkatapos niya mabasa. Pagkatapos niya maligo, katabi niya agad yung tuwalya dito sa lamesa. So ito, nandito na si baby. So, pupunas-punasan mo na. Lagi mong uunahin ang ulo para hindi malamigan. Punas ng katawan. Itong marumi na sinasabi ko sa inyo, kung lalaki ang anak nyo, itatakip nyo yan sa kanyang private part. Kasi madalas magwiwi ang baby. Tapos ang next na ginagawa, ito, nirekomenda pa rin to ng mga matatanda pero ng doktor hindi na. Wala namang masama kung gagawin natin. So, kukuha ka dito sa palad mo na nakadikit na ganyan, ganyan. Tapos, papainitin mo. Lalagyan mo ang kanyang itlog. Niluluto daw yung term doon. Hindi ko din alam pero wala namang mawawala kung gagawin mo. So, pagkaluto ng itlog, lagyan mo din ng paa at likod para mainitan siya. So, yan. Pagka natanggal mo na to, agad mo nang ilagay ang kanyang diaper. Ilagay mo na agad yung diaper niya para sigurado na hindi ka mahiyan. Kuha ka ulit ng bulak. Ang alcohol naman, lalagay mo yan sa bulak. Tapos, pipigain mo siya para patakan yung pusod at itdab-dab mo lang ng ganun para madaling matuyo. So, hindi na nare-recommenda ng mga doktor yung lalagyan mo ng big kiss kasi lalo mo daw tinatakpan, lalo daw mas matagal gagaling. Pagkatapos niyan, isuot mo na agad ang sando para hindi ginawin si baby. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kaya madali ang ganyan dahil hindi mo na kailangang iusod ang kamay ni baby. So, yan, nakasando na siya. Tapos, ibubuhol mo na lang ang mga nasa gilid na tali. Yan.
Tapos, isunod mo agad ang mittens kasi ang mga babies, tutulis ang kuko at mahilig magkamot so ayaw mo masugatan. So, isuot mo na agad yan. Yan. After ng mittens, isuot mo na rin ang booties. Yan. At ang pinakahuli mong gagawin ay ang cotton buds. So, paano ba ang paggamit ng cotton buds? Hawakan mo yung kamay ni baby. Nakaganito. Tapos, yung labas lang ang lilinisin mo. Yung labas, yan lang. Tapos, sa kabila. Tapos, kuha ka uli ng isa pa. Sa ilong naman, yung bungad lang para lang malinis. Yan. So, pagkatapos mong paliguan si baby, ilagay mo muna siya sa crib. Tapos, linisin mo na yung lahat ng mga napagpaliguan niya o yung ginamit mo sa pagpapaligo kay baby. So, kung papansin nyo, talagang hindi ako nag-ayos, hindi ako nag-makeup. Kasi pinapakita ko sa inyo kung ano talaga ang totoong mangyayari pag ginawa nyo na siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero pawis-pawis na ako, mainit. Kasi ganun talaga, medyo mahirap talaga magpaligo. Pero in time, pagka na-practice mo na siya at nagawa mo na siya ng sunod-sunod, magiging madali na lang siya para sa'yo. Sana may natutunan kayo. And kung may gusto pa kayong ibang topic or mga ituro ko sa inyo, please comment it down below. And kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and until my next vlog, bye!